8:30 na makabalik si Zack sa kanyang hotel ay may isang oras kalahati pang hihintayin bago matapos si Giselle sa trabaho nito. Sa fire exit siya dumaan upang magtungo sa penthouse. May ilang bagay pa siyang aasikasuhin para sa kanilang Christmas party. Naisip niyang sa function hall na lang gaganapin. Sa kamay ay hawak ang sobring binigay ni Travis, tatlong certification ng house and lot for a manalong 3 employees. He knows they all deserve that. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Napansin o napangiti nang mabasa ang mensahe. Kuya, handa na si nainay at itay. Mauna na kami. Doon na lang po tayo magkita. Basa sa mensahe ni Eliza. He plans to bring them out as a family. A simple family dinner. Alam niya kasing isa iyong bagay na gustong-gustong gawin ni Giselle sa magulang, pero dahil sa kakapusan ay hindi nito magawa. Mabilis na nagbihis ay isinuot ang lumang damit na binili ni Miss Jillian sa kanya. Tinirunuhan ng kupas na maong, saka ang pinakalumang ragged shoes niya ang kanyang isinuot. Matapos makita ang sarili ay napangiti siya. Gwapo pa rin naman siya at komportable siya sa ganoong ayos. Nang 5 minutos na lamang bago mag-3 ay agad siyang bumaba. Saktong palitan na nila Giselle ay nagpunta na ito sa locker nila. Babe, hintayin kita sa labas. Agad na saad dito. Nakakunot noo ito pero ngumiti na lamang at namamadaling sumunod sa kanyang mga kaibigan na sina Rain at Felice. Paglabas ng hotel ay nakitang naroroon si Mang Doming at naninigarilyo. Kunot noo itong tumingin sa kanya. Oh, Sakalyas, nandyan ka naman pala eh. Bakit ka pumasok kanina? Alam mo bang nahirapan kaming magbala sa kanina? Wika ng matanda. Ngumiti siya rito. Pasensya naman nung putol na turan nang dumaan si Miss Jillian. Sir Zack, Miss Jillian, may problema po ba? Tanong rito nang tila may sasabihin ito. Wala naman, regard sa Christmas party natin. I'll send you the menu na ginawa ng restaurant anito sa kanagpaalam. Sir Zack? Ulit ni Mang Doming sa sinabi ni Miss Jillian. Sinabi ko naman kasi sa iyo, Manong, ako ang may-ari nito. Tinawanan mo lang ako. Aniyari tong pabiro. Tumawa ito. Akala ko kasi nagbibiro kang bata ka. Uy, sa mga nasabi ko, pasensya na. Pasensya na talaga, hindi naman totoo lahat ng iyon. Bawi nito. Natawa na lang si Zack. Okay lang yung Manong. At least, alam ko, huwag kang mag-alala. Okay lang ang sideline. Basta, huwag mong pababayaan ang trabaho rito. Masaya akong nagtatrabaho ka. Saki, Mang Doming, tinig ni Giselle. Oh, paano ba yan, Mang Doming? Mauna na kami ng nobya ko. Diin sa nobya. Nakitang umiti ang matanda. Sinabi ko na nga bang tinamaan kay. O Giselle, huwag na mong pakawalan itong si Saki. Mabait na bata yan. Turan nito. Natawa na lang si Zacarias dahil ganoon na ganoon din ang sinabi kay Giselle. So, paano yan, Manong? Sabi mo mabait itong si Giselle at kasasabi mong mabait din ako. Eh di bagay kami. Hirit rito. Sige namang Doming, mauna na po kami. Ingat po kayo, wika ni Giselle habang sila pumara ng jeep. Agad na nilabas ni Zack ang kanyang pouch. Hinugot ang 20. 2 mall po kuya. Anito sa driver. Nangingiti si Giselle. Mukhang sanay na si Zack. Bakit tayo pupunta ng mall? Tanong rito. Diba sabi ko ilalabas kita? Palihim na lamang nakinilig si Giselle. Sa gesture na iyon ni Saki, sino bang mag-akala na ang lalaking kasakay nila ng jeep ay isang bilyonaryo ba? Ang saya-saya ng pakiramdam niya, ngayon lang yata sila gumala na silang dalawa lang. Kahit na naka-uniforme lang ay hindi naman siya alangan sa itsura ni Saki. Baka
hawak. Or rather, saka hawak siya sa bisig nito at normal na naglalakad papatawid papunta sa mall. Pagpasok roon ay mas lalong napangiti si Giselle. Kinikilig siya sa isiping baka magsisine o kakain sila kahit sa fast food chain or sa food court. Babe, thank you, bulong niya rito. Ngumiti si Zack. Hindi, or rather, maganda ang pakiramdam na pupunta sa mall. Hindi dahil may pakay siyang bilhin o may reservation sa isang restaurant doon. Masaya ka ba, babe? Tanong niya kay Giselle. Oo, babe, thank you dahil hindi mo pinahalata sa akin kung gaano tayo magkaiba. Turan dito. Ginagap nito ang palad niya. Hinding-hindi yan mangyayari, babe. Kung hindi kita kayang pantayan sa ibaba, siguro ay kaya kitang hilahin paitaas kapantay sa akin. Anito sa kangumiti. Tila maluluha si Giselle sa narinig kay Zack. Lumingon-lingon si Giselle at naglakad-lakad sila. Nang bigla ay napatigil ito. Babe! Kusal nito. Tila may tinitingnan sa di kalayuan. Babe, sina inay at titay ba iyon? Maya ay turan nito. Maya-maya lumingon ang kapatid ni Giselle at doon ay nakumpirmang magulang niya ang mga tinitigan nito. Kumaway si Eliza sa kanila. Lumingon si Giselle sa kanya na tila may suspetsang may sabuatan sila ni Eliza. Just wanna make you happy, babe. Bulong ni Zack kay Giselle. Nakakainis ka naman ni. Eh. Always, or rather, anyways, thank you sa lahat ng ito. Mahal na mahal kita. Ngiti niya rito. Hi ate, bungad ni Eliza kasama ang mga magulang nila. Musta iho? Salamat naman sa pag-iimbita. Aba, saan ba tayo pupunta? Tanong ng ama kay Zack. Dito, kakain lang po tayo at manood ng sine. Huwag po kayong mag-alala, sagot ko. Pasensya na po kung hindi ko na kayo sinabihan. Gusto ko lang din po kayong surprisahin. Magalang at turan ni Zack. Ay salamat iho, sabad naman ang ina ni Giselle. Giniyagi niya ang mga ito sa isang restaurant. Papasok ay tila walang napansin sa kanila. Kakain po ba sila? Tanong ng isang attendant sa entrada ng restaurant. Yes, please. Can we have a table for 5, please? Sagot ni Zack with his American accent. Pero puno pa rin naman iyon ng pakiusap. Nabigla ang babaeng attendant at palihim na tinitingnan nila ito. Akala siguro nito ay hindi nila afford sa ganoong restaurant. Nangingiti sina Eliza at Giselle dahil halata ang pagkagulat sa babaeng attendant. Babe, hindi ba masyadong social dito? Bulong kay Zack. Alangan kami diyan, nahihiyang turan. No babe, wala sa suot na damit kung papano kanila itatrato. Dapat pantay-pantay, luma man or ordinaryo ang damit. Hindi naman tayo pupunta dito kung wala tayong ibabayad, saad ni Zack. Ayaw kasi niyang isipin ni Giselle na hindi ito nababagay sa mundo niya. She knows her. She can carry herself. Masyado lang sigurong binaba ni Randy ang self-esteem nito. Bumalik ang attendant at giniya sila sa nakabakanteng mesa. Binigay nito ang menu sa kanila sa magulang na umalis. Or rather, sa magalang na umalis. Sinabing tawagin na lamang sila kapag order na sila. Hindi pa rin maiwasan na mga itong tingnan-tingnan sila. Kunin niyo lahat ang gusto niyo, ako ang taya, saad sa mga ito. Tumawa ang ama ni Giselle na hindi lang tumingin sa menu. Iyan ang gusto ko sa'yo, Zacky. Galante ka. Pero okay naman na kami kahit hindi sa ganitong kasosyal na restaurant. Ngumiti si Zacky. Tito, gusto ko lang din dalhin ka sa mundo ko at malaman mo ang lasa ng mga pangmayamang pagkain. Saad dito na kinatawa na matanda. Gusto kong malaman ang taste mo sa pagkain. Dito masusubukan kita. Malay natin eh, kunin kitang chef. Diba, pangarap mo maging cook? Aniya rito. Tumawa ang ginang. Naku iho, sineryoso mo masyado. Magpapagi
o rather mapagbiro lang itong si Renato, agaw nito. Maganda nga yan iho, pero pang karinderya lang ang kaya kong iluto. Tawa nitong Saad. Nakitawa na rin siya. Nakapili ka na ba, honey? Ikaw, Liza, anong gusto mo? Grabe, babe. Ginto yata ang pagkain dito. Isang order, isang linggong budget na namin. Gagad ni Giselle sa kanya. Oo nga, kuya. Baka hindi namin malunok ito. Sobrang mahal. Tawang turan ni Eliza. Babe, we're here to enjoy the day. Have fun and don't think about money. Order what you want, you too, Eliza. Muling gumana ang mga mata ng mga ito sa menu. Pero batid niyang tila nag-aalangan ang mga ito kaya siya na ang umorder. Agad na tinaas ang kamay at lumapit ang isang waiter. Yes, sir. Can I take your order, please? Anito. Sure, can I have one calamari and Caesar salad for appetizer? Then, for the main course, give us one sizzling bangus a la pobre, one buttered shrimp tempura, tacos and chips with avocado dip, two ravioli, one crispy pata, and nice cut of medium rare sirloin steak. And for our drink, tigil ni Zack, saka bumaling kay Giselle. Babe, what do you want to drink? Do you want some mojito or piña colada? Baling rito. Piña colada will be fine. Aniya rito. Same, ani ni Eliza ng balingan ito. Give us two piña colada, just less amount of alcohol, please. Then give us jar of iced tea and daiquiri for me. Thanks. Aniya sa waiter, nalitong-lito na yata sa dami ng order. Inulit nito ang lahat ng in-order ni Saki saka mabilis na umalis. Halos 15 minutos din silang naghintay na dumating ang kanilang mga in-order. Napuno ang mesa at hindi maiwasang tingnan tuloy sila ng mga attendant doon. Lalo na ang babaeng akala yata ay wala silang pambayad. Nang halos matapos na sila ay tumingin si Saki sa kanyang ama. Ano, tito? Ano ang pinagkaiba ng pangmayaman at pangmahirap na pagkain? Tanong nito na tila binabalik lang ang ginawa ng ama nung nakaraang araw dito. Parehong masarap ang pagkakaiba, mas hamak na mas mahal dito. Isa lang naman ang napatunayan ko, tito. Mas masarap kumain kapag ang kasama ang isang masayang pamilya. Masaya ako dahil sa kabila ng kakapusan ninyo ay nagagawa ninyong mamuhay ng simple at masaya. Tama ka dyan, iho. Aanhin namin ang maraming pera kung magkakagalit naman kami. Aba, teka, huwag mong sabihin hindi kayo ayos ng mga magulang mo. Gagad ng ina ni Giselle. Hindi naman po, tita, medyo busy sila. Sa papa sa negosyo nito noong lumalaki ako kaya laging wala. Ay, ganun ba? Intindihin mo na lang Saki, kahit ako naman noong nagtrabaho pa ako sa pabrika, hindi lahat ng overtime ay pinapasukan ko para lang kumita. Or rather, halos lahat ng overtime ay pinapasukan ko para lang kumita ng extra. Kahit papano ay naintindihan naman ako niyang sina Giselle at Eliza. Tura naman ang ama ni Giselle. Nang matapos sila ay isang kumpas lang ng kamay ni Zack ay lumapit na ang attendant. Agad na binigay ang debit card. Hindi na niya tiningnan dahil baka uusisain pa ng kasintahan at hindi makatulog kapag nakita ang halaga noon. Agad silang tumayo upang lisanin ang restaurant na iyon ng isang pamilyar na mukha ang makakasalubong nila. Napahinto ang mga ito at nakita kung paano nagyuko ang lalaki ng ulo. Tila gustong umiwas pero naroon na ito. Ngumiti ng bahagya ang babaeng kasama nito. Hi po, sir, ani ng babae. Alumpihit na naglakad ito. Si Randy yun at nag-isa. Or rather, at ang isa sa bank teller. Napakunot si Giselle na makita ang itsura ni Randy na makasalubong ito. Dinaig kasi nito ang basang sisiw na biglang natiklop. Maniniwala na yata ako sa Himala kung naputulan ng dila
ang lalaking iyon, manghang naturan ng ama ni Giselle. Magsabi ka nga sa akin, babe, may ginawa ka ba? Diga ni Giselle sa kanya. Wala, babe, turan niya. Di nga, bakit biglang nagbago si Randy? Tanong Rito. Nakipagsukatan ng titig si Giselle at alam niyang hindi siya titigilan ito. Okay, well, nalaman kong nagtatrabaho siya sa bangko ni Papa at ni Tito Dominador. Since ipapasa na ni Papa iyon sa akin, ay ibig sabihin ay tauhan ko na siya. Saad dito. Ah, tura na lamang ni Giselle. Ang bilis nang gumalaw ang karma. So, pwede na tayong manood ng sine? Tanong niya sa mga ito. Naku, iho. Aba, tayo na lang iyang si Giselle. Gustuhin naman namin, pero hindi naman kami mahilig nitong si Renato. Ikaw anak, kung gusto mo, huwag na kuya, baka samaan ko na si nainay at itay. May tatapusin akong lesson plan ko para sa aming OJT. Paano ba yan, babe? Masusulo na kita. Baling kay Giselle. Iwi mong buo yan, Saki. Tura ng ama ni Giselle na narinig pala ang sinabi. Napakamot ng ulo siya dito. Opo, tito. Agad na sagot. Mabuti. Anito at saka nagpaalam na. Pagkaalis ng mga ito, ay agad na tinungo ang sinima. Pero kakabili lang nila ng tiket na may tumawag kay Sak. Sak! Agad na lumingon si Sak at nakita si Sayon kasama ang magandang babae. Na makalapit ang mga ito, ay doon nakilala ang babae na si Madison. Isang nakalulokong ngiti tuloy ang pinakwalan kay Sayon. Oh, Sayon! Don't tell me! Siya na si... Anyway, Sayon, si Giselle, girlfriend ko, Giselle, si Sayon at si Putol na nihintay ang kaibigan upang madugtungan ang sasabihin niya. Madison, tipid na dugtong nito sa pangalan ng babae. So, anong ginagawa niyo rito? Tanong sa dalawa. Manunood sana, ani ni Sayon na muling napangiti kay Sa. Manood din ba kayo? Balik tanong dito. Yup! Napansin niyang tila naiilang si Madison. But I don't think pareho tayo ng panonoodin. Anito nang makita ang ticket na hawak nito. O nga no, agad namang tura ni Sayon. Okay, Dod, enjoy your date. Bulong kay Sayon. Napangiti ito sabay iling. Kayo rin. Nice to meet you, Giselle. See you around. Wika nito bago umalis. At last, masusulo na talaga kita. Bulong nito sa kanya. Sayong sayo lang naman talaga ako, babe. O siya, pumasok na tayo. Kayakap sa braso ni Sak, papasok sa loob ng sinihan. So guys, dito muna nagtatapos ang ating chapter 30. See you in the next chapter. Huwag pong kalimutang mag-like and subscribe. Ciao!